episodyo na to, pag-usapan natin kung sino nga ba ang mas mayaman sa dalawang sikat na artista sa showbiz ngayon. Si Daniel Padilla nga ba? O si Aldrin Richard? Aalamin din natin kung paano sila nagsimula sa showbiz at ano-ano ang kanilang naipundar. Daniel John Ford Padilla, o mas kilala nating Daniel Padilla. Siya ay pinanganak noong April 26, 1995 sa siyudad ng Maynila. Siya ay 28 years old sa taong ito. Ang kanyang mga magulang ay si Romel Padilla at Carla Estrada. Pero hindi ito nagtagal ang pagsasama ng kanyang mga magulang dahil naghiwala ito at nagkaroon ng bagong pamilya ang kanyang ama. Pinalaki ni Carla si Daniel na mag-isa at nagkaroon ng 10 kapatid sa kanyang ama at 3 naman sa kanyang ina. Dahil nga nasa industriya ng entertainment ang kanyang mga magulang, ay nasa dugo na talaga ni Daniel ang showbiz. Na-discover ang talento sa pag-acting ni Daniel nung pinilit siya na mag-audition ng isang talent manager na si Douglas Quijano sa Star Magic at pinakilala sa media bilang miyembro ng Star Magic Circle. Ang kauna-unahang pagganap sa pag-acting ni Daniel ay isa sa TV series na Gimmick sa taong 2010 kasama si Jessie Minjola at Jolie Montes. Pero naisip niya na hindi pala ito ang tamang oras para sumabak siya sa mundo ng showbiz. Kaya tumigil muna siya ng 2 taon sa edad na 15 years old. Bumalik sa pag-arte ito si Daniel sa 2 niyang programa. Ito ay isang youth-oriented show na Growing Up at dito niya unang nakatrabaho ang co-star na si Catherine Bernardo. Dahil sa nakitaan ng chemistry, ay binari silang 2 at dito na buo ang kanilang love team na Catriel sa taong 2012. Pinagsama sila sa isang soap opera na Princess and I na naging isa sa mga popular na palabas sa ABS-CBN. Dahil sa sobrang tinangkilik ang kanilang programa, nagkaroon sila ng kauna-unang pelikula na 24/7 in Love kasama ang kanyang ka-love team na si Catherine Bernardo na talaga namang todo suporta ang mga fans at nagkaroon pa ng 2 pelikula. Nakasali sa Metro Manila Film Festival, Sistirakas, nakasama ang mga bigating artista. Bukod sa pag-artista, ay nakitaan ding galing sa pagkanta ito si Daniel. Nagkaroon ng sariling album at dahil sa sobrang kasikatan niya, kaliwat kanan ng awards, endorsement, pelikula at sunod-sunod na mga teleserye. At talagang malaki ang kanyang naipundar at naging isa sa mga stockholder ng ABS-CBN itong si Daniel Padilla. At ngayon, alamin natin ang naipundar at kung magkano ang net worth ni Daniel Padilla as of 2023. Unahin natin sa mamahaling sasakyan. Chevrolet Corvette na nagkakahalaga lang naman ng 8.5 million pesos. Black Dodge Challenger, 2.2 million pesos lang naman. 1967 Mustang Flashback GT500, 8.5 million pesos. Daniel Padilla's Modern Mediterranean's House, worth 40 million pesos. Ngayon, magkano ang net worth ni Daniel Padilla? Nagkakahalaga lang naman ng 400 million pesos. Richard Reyes Faulkerson Jr. o mas kilalang Alden Richard. Ipinanganak noong January 2, 1992 sa Quezon City. Siya ang 2 anak ni na Richard Peralta Faulkerson Sr. at Rosario Reyes at meron silang 3 kapatid. Noong bata pa si Alden, pangarap niya talaga maging isang piloto. Pero sa halip,
gusto ng kanyang ina ay maging artista siya. Pero bata pa si Aldin noon at hindi pa niya ito siniseryoso. Taong 2008 ay pumanaw ang kanyang ina dahil sa pulmonya dahil malakas ito manigarilyo at dahil hindi sapat ang kinita ng kanyang ama para suportahan ang kanyang pamilya, nagdesisyon si Aldin na tumulong at para matupad na rin ang nais ng kanyang ina na maging artista. Sumali din siya sa iba't ibang male beauty pageant sa Laguna at nagtrabaho din ng part-time commercial model. Siya ay may hawak na titulo na Ginoong Santa Rosa 2009 at Ginoong Laguna 2010. Sinubukan din niya mag-audition sa Starstruck sa GMA Network at Pinoy Big Brother noong 2010 sa ABS-CBN. Ngunit nabigo siyang makapasok dito, halos sa isang taon pag-audition niya para makapasok sa industriya ng showbiz. Muntik na sumuko ito si Aldin dahil sa mga rejection na kanya natanggap. At dahil nasasayang ang kanyang oras at pera, at bigo pa rin siya. Pero hindi nawala ng pag-asa dahil gusto niyang tuparin ang pangarap ng kanyang ina at talaga namang pursigi siya makapasok sa industriya ng showbiz. First year college noon si Aldin na imbitahan siya na mag-audition sa isang papel noong 2011 after ng fantasy series na Alakdana sa GMA Network. Noong una, nag-aalangan siya pumunta sa audition dahil isang absent na lang ay babagsak na siya sa kanyang klase. Pero napaisip niya na pagkakataon na niya ito at ang desisyon na nga siyang pumunta at sa kabutihang palad ay nakuha siyang bidang artista. At pinari siya sa aktres na si Luis De Los Reyes na kanyang naging love team. At naging popular ang kanilang karir at ito pa'y umangat pa. At dahil na rin sa kagalingan umarte at pagmamahal niya sa kanyang trabaho, ay nabigyan pa siya ng iba't ibang teleserya sa GMA Network. Habang naghihintay para sa isang bagong proyekto mula sa GMA Network, inahihinayahan si Aldin na maging co-host sa non-time show na Ipulaga. Isang buwan lang sana siya sa palabas bago siya umalis sa Estados Unidos para gumanap sa isang serye na palabas para sa GMA Pinoy TV. Dahil sa marami ang nanood sa show na lumabas si Aldin sa programa ng Ipulaga, binalik siya upang maging isang regular co-host dahil nagustuhan rin siya ng mga big bosses ng Ipulaga ang kanyang performance. Dahil sa di makakaila at kagwapuhan at charming looking bilang host nito, na siyang minansaga na pangbansang babe ng Pilipinas. Dahil sa love team nila ni May Mendoza, napatok na patok sa netizens ang Aldab, kaliwat kanan ng mga endorsement at nagkakaroon pa sila ng pelikula na talaga namang nakakapagbago sa kanilang estado ng kanilang buhay. At hindi nga makakaila na malaki na talaga ang naipudar ni Alden Richard. At ngayon, alamin na natin ang naipundar at net worth ni Alden Richard as of 2023. Dito tayo sa mamahaling sasakyan. Jaguar F-Pace, 2.5 million pesos. Red Ferrari, worth 12 million pesos. Two-story house sa Laguna, worth 30 million pesos. Net worth ni Alden Richard ay nasa 300 to 350 million pesos. Pero kahit sino pa sa kanila ang mas mayaman, ang importante ay nakapagbigay ang dalawang gwapong ito at nakapagbigay sila ng saya sa bawat Pilipino, mapa GMA man o ABS-CBN.